Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Cambosos tungkol sa laban ni Tang Davis. May balita din tungkol kay Mark Magsayo. Nanood si Cambosos sa laban ni Devin Haney at si Tang Davis. Nakita daw ni Cambosos ang pagkakaiba sa performance. Sinabi ni Cambosos, bilib sa pinakita ni Pitbull. Binigyan niya ng credit dahil maganda ang pinakitang performance. Pero kung ikukumpara daw ni Cambosos ang performance ni Tang Davis kumpara kay Devin Haney, mas maganda pa rin daw ang pinakita ni Devin Haney. Sinabi pa ni Cambosos interesado lumaban kay Tang Davis pero si Devin Haney muna ang unang punteriya para maagaw ang belt. Samantala sinabi naman ni Ed Hearn posible mangyari ang laban ni Haney versus Cambosos sa buwan ng April or Mayo. Ito ang susunod na plano ni Ed Hearn. Sa ibang banda naman pinakita ni Tang Davis ang kamay na namamaga, lumobo dahil nagka-injury habang lumalaban kay Pitbull. Marami ang nagsasabi kung hindi lang daw nagka-injury si Tang Davis baka natapos na knockout ang panalo. Kaya may dahilan na naman mga tol kung bakit kulang sa performance si Tang Davis. Hindi nila nakikita kung gaano katigas ang pangal ni Pitbull. Sadyang matigas at maganda ang depensa ni Pitbull kaya hindi mapabagsak ni Davis. Samantala nilabas na rin kung magkano ang bayad kay Pitbull. Ayon sa report, $1 million ang siguradong bayad kay Davis. $300,000 naman ang bayad kay Pitbull. 60-40 naman ang hatian sa pay-per-view buys. Inaasahan ng $2 million kay Tang Davis. 600,000 naman kay Pitbull pero hindi pa nilabas ang pay-per-view buys. Posibleng mas malaki pa sa inaasahan ang makukuha mga tol lalo na kung malaki ang benta sa pay-per-view. Wag lang matulad kay Terence Crawford versus Sean Porter, umabot lamang sa 135,000 pay-per-view buys. Sa ibang balita naman, breaking news po tayo tungkol sa laban ni Mark Magsayo versus Gary Russel Jr. Ayon po kasi sa report ng boxingscene.com, posible mangyari sa January 2022 ang laban, main event sa Showtime. Pero nakalagay sa report mga tol, to be determined, ibig po sabihin hindi pa totally kasado ang laban. Maghihintay po tayo ng final announcement mula kay Sean Gibbons at kay Mark Magsayo. Sigurado magandang laban ito para kay Mark mga tol, ito ang pinakamalaking laban niya. Pero isang mahirap na kalaban si Russel Jr. Matagal ng WBC champion sa featherweight itong si Gary Russel Jr. Nagkaroon lang siya ng isang talo laban kay Lumachenko. Kung makikita po natin sa kartada ni Russel, pang-anim na depensa kay Mark Magsayo. Huling laban ni Russel February 2020, kaya matagal na rin siya na bakante. Mas aktibo si Magsayo mga tol dahil nagkaroon ng dalawang laban ngayong 2021. Kaya abangan na lang po natin ang laban mga tol, pwede na pong tumalpak. Maraming salamat po.